Anak, tawagan mo nga ang tatay mo sa cellphone at pauwiin mo na. Sige, Hao. Pagkatapos tawagan. Nanay, ay nakausap ko na, Hao. Kaya lang ho eh, babae po ang sumasagaw. At busy daw po si tatay. Sinasabi ko na nga ba? May tinatago yung tatay mo. Teka, ano ang sabi ng babaeng yan? Ang sabi ho eh, the number you have dialed is busy at the moment. Tatay, ay may tanong po ako sa inyo. Ay, ano ba yun, anak? Eh, bakit po ba tatay ang dami-dami niyong puting buhok sa ulo? Alam mo, anak, kaya ako ay maraming puting buhok kasi sa bawat kalokohan ng anak ay pumuputi ang buhok ng ama. Ah, ganun po ba tatay? Eh, kaya po pala si Lolo eh, napakarami rin puting buhok sa ulo. Wisit! Gago! Pabili pong ubas. Wala kaming ubas. Kinabukasan. Pabili pong ubas. Wala nga kaming ubas. Isa pang tanong mo, i-stepler ko na yung bibig mo. Kinabukasan ulit. May stepler po kayo? Wala. Bakit? Pabili pong ubas. Pare, sandali lang. Bakit paray? Eh, totoo ba paring hindi ka naninigarilyo? Hindi ka rin umiinom? Hindi ka rin nagsusugal? At hindi ka rin ang chichiks, pare? Ay, oo, paray. Totoo iyan. Wow! May ganyan lalaki pa pala, pare. Teka, ano bang sikreto mo, pare? Ay, ang totoo kasi niya, pare. Wala akong pera. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Toto, andiyo ba ang nanay mo? Ay, bakit ho? Bakit yung hinahanap ang nanay ko? Ay, tungkol sana sa utang eh. Ho, ay umalis na ho, kahapon pa. Ganun ba? Babayaran ko na sana eh. Ganun ho ba? Ay, pero bumalik ko agad kanina. Sana all. Pare, speaking of toothpaste, naalala ko nung pare nung nasa Japan ka, nung nagpa-package ka eh, pinadalhan mo ako ng toothpaste. Sabi mo sa akin eh, magandang toothpaste yun. Pinagluloloko mo ko pare. Ay, malamig ba sa bunganga? Malamig nga sa bunganga. Hindi naman bumubula. Hindi ba nabula, pare? Ay, loko ka pala eh. Hindi naman toothpaste yun eh. Eh, alam ba yun, pare? Gamot sa almoranas. Sa sinihan. Pare, eh, di ba eh, napanood mo na yung pelikula na yan? Eh, bakit ba pinapanood mo na naman yan? Ay, tama ka dyan pare, napanood ko na nga iyan. Kaya lang eh, di ko inakala natatalon na naman siya ulit sa barkaw. Reset! What? What the f***? Paray, ako ay may tanong ulit sa iyaw. Ano yun pare? Ano ang mas mahalaga? Pira o asawa? Ang hirap naman ang tanong mo pare. Sige nga pare, ikaw, ano ang mas mahalaga? Pera o asawa? Eh, siyempre pera. Bakit naman pera, pare? Kasi pare, ang pera, habang tumatagal, lumalaki ang interest. Kaya ang asawa, pare, habang tumatagal ay nawawala ka na ng interest. Tapos yung pera mo ay inuubos pa. Pare, ay naalala kong bigla. E di ba ikaw ay nag-aral ng abogasya? Ay, oo pare. Problema eh, hindi ako nakatapos pare. Ay, speaking of abogasya, ako ay may tanong pare tungkol diyan. Eh, ano ba yun pare? Ay, ano ang tanong ng abogado?
pag magpapaburot siya ng ngipin sa dentista. Eh, ano ba pare? Ay, sabi pare ng abogado sa dentista, ay, do you swear to pull the tooth? The whole tooth? And nothing but the tooth? Reset! May isang incheck na sumakay sa taxi. Clybel, ako tanong sa'yo. Alam mo ba ito address? Ano pong address, sir? Ito oh, Laki Itlog Patay Titi. What? Ha? Patingin nga, sir? Ah, Rocky 8 Road, Pasay City. You serious? Sa eskwelahan. Brad, ay kilala mo ba yung principal nating masungay? Yung mukhang tambay sa kantaw at parang pinaglahi sa sama ng loob? Ah, oo. Kilala ko yun. Eh ako ba kilala mo? Eh hindi eh. Bakit? Eh kasi anak ako nun eh. Tatay ko yun. Oh no! Ah? Eh teka, ako ba eh kilala mo? Hindi. Eh mabuti naman. Takbo! Aray, ikaw ba ay nagpapabangaw? Paano mo naman nasabi pare? Kasi pare ay amoy kang tinapay eh. Tinapay? Eh, ano klaseng tinapay naman pare? Putok pare, amoy kang putok. Darling, ano kaya kung ibalik natin ang nakaraan? Nung bago pa lang tayo magsyota. Ay, maganda yan. Sige. Sige, bukas, dun tayo magkita sa dati nating tagpuan, ha? Oo, sige. Hintayin mo na lang ako doon. Naghintay si Lolo sa may tabing ilog, dala ang tatlong bulaklak na may kasamang tsokolate. Maghapon si Lolo naghintay, ngunit walang dumating. Kaya umuwi na lang si Lolo. Pagdating sa bahay, nadatnan niya si Lola, nakahiga at tumatawa. Demontres ka! Eh, bakit di mo ko sinipag? Eh, di kasi ako pinayagan ni nanay eh. Ang may kasalanan na ito, Tito Gilbert mo. Ba't ako na naman, naman! Isang gwapong binata ang magpapamatay ng dahil sa pag-ibig. Tatalo na dapat ang lalaki nang makita siya ng isang lola at napansin na gwapo kaya't inawat siya. Sandali ihaw, maghulos dili ka, huwag mong ituloy yan. Huwag nyo na ako pigilan, nawala na sa akin ang magandang girlfriend, wala nang silbi ang buhay ko. Hala ko ihaw, kung alam mo lang, mas malaki ang problema ko sa ihaw. Dati akong napakagandang prinsesa ng engkanto. What? Na sinumpa. At natigilan ang lalaki. At makakabalik lang ako sa napakaganda kong anyo kung makikipag-list-to-list ang isang binata sa akin. Wow! Nag-isip ang lalaki. Tinignan niya ang ayos ng lola. At sa loob-loob niya, mukhang ang engkantada ang matanda. Eh, sige ho, lola. Papayag akong may pag-list-to-list sa'yo. Pero kapag naging prinsesa ka na, eh, girlfriend na kita. Yahoo! Salamat, iho. Payag ako sa alok mo. Makalipas ang kalahating oras. Teka. Sandali lang, lola. Eh, kanina pa natin ginagawa ito, ah. Eh, ba't wala pa rin ho nagbabago? Ano ka ba naman, iho? Hanggang ngayon ba naman naniniwala ka pa sa engkanto? Anak, abitanghali na ah. Abay, ikaw ba hindi papasok? Tatay, ay masama ho ang pakiramdam ko eh. Sandali nga. Aba, teka. Ang taas ng lagnat mo ah. Eh, halika nga't patitignan kita sa doktor. Tatay, eh tinatamad ho ako eh. Eh, kung titignan lang po pala ako ng doktor eh, ipadala niyo na lang ang picture ko. Ay, titignan lang pala eh. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Anak,
Halika nga saglit. Bakit po, tatay? Eh, painimin mo nga yung kalabaw natin at mukhang uhaw na uhaw. Sige po, tay. Pagkalipas ng ilang saglit, tatay, eh, ayaw pong uminom ng kalabaw natin eh. Eh, saan mo ba nilagay yung tubig? Sa baso po, tatay. Nako, eh, hindi nga iinom yan. Lagyan mo ng straw. Tatay, eh may manuko sa kusina natin. Tinutukwa ang bigas natin. Ah, palasin mo at baka maubos yung bigas natin. Oy, alis ka daw diyan. Alis. Eh ayaw umalis tatay eh. Abit-takutin mo. Au, manok, may mumu diyan. Ito, sasadali sa'yo. Kuwira, tutroga ka ba, kuya? Paano masabi? Pare, eh, bakit ba ikaw ay nakahiga diyan? Pare, eh, masama pare ang pakiramdam ko eh. Kinain ko kasi pare yung tirang ulam kagabi. Ang sama na ng panlasa ko, pare. Ano ka mo, pare? Masama ang panlasa mo? Eh, bakit mo kasi tinikman? Masama pala ang lasa. Aray, ay ibili mo nga ako ng soft drinks. Coke pare o Pepsi? Abay Coke. Diet o regular? Regular. Bote o inkan? Eh siyempre bote. 8 ounce o litro? Visit ka pare. Eh tubig na nga lang. Mineral o distilled? Mineral. Malamig o hindi? Visit ka pare. Hahampasin natin ng walis di yan. Tambo o ting-ting? Hayop ka, paray. Baka o kambing? Ano ka nasisira, ulo? Good morning, class. Ito na ang resulta ng exam nyo kahapon. Si Toto lang ang nakakuha ng 97%. Wow! Oh, oh, oh. Ano, ano ha, ano ha? Kita niyo yaw? Abay, wala pang aral iyaw. Abay, kung ako sa inyo ay umuwi na kay iyaw, abay, sinasayang niyo lang ang pera niyaw. Abay, sinasayang nyo lang ang tuwisin nyo. Sandali lang, Toto. Si Toto lang ang nakakuha ng 97%. Bukod kay Toto, lahat kayo ay nakakuha ng 100%. Aba, si paring Toto yun ah. Teka nga. Pare, parang malalim ang iniisip mo ah. Ay, oo paray. Ang sama kasi ng panaginip ko kagabi. Eh, ano naman yung napanaginip mo pare kagabi? Nanaginip ako pare kagabi. Kasama ko raw yung 50 contestants ng Miss Universe. Wow! Oh, eh anong masama ron? Ang swerte mo nga eh. Ano problema doon? Pare, ako ang nanalaw. Ako yung nanalaw. Oh my God! Wow! Tatay, halika nga. Eh, ikaw ba ang kumuha ng 1,000 sa pantalong ko? Ano po sabi niyo, tay? Ang sabi ko, ikaw ba ang kumuha ng 1,000 sa pantalong ko? Oh, no. Ano po, tatay? Hindi ko po talaga kayo marinig, tay eh. Palit po kaya tayo ng pwesto. Sige, palit tayo ng pwesto. Ikaw ang magtanong sa akin. Tatay? Saan po ba kayo pumunta ng kasama niyong chicks kahapon? Ano sabi mo, anak? Ang sabi ko, tatay, saan po kayo nagpunta ng chicks yung kasama kahapon? Ano ulit, anak? Talagang hindi kita marinig eh. Eh, tama ka nga, anak. Nakakabingi nga dito. Oh, etong 1,000. Mag-mall ka muna. Sana all. Hoy, anak. Eh, ayos-ayusin mo nga ang mga kilos mo. Huwag kang babakla-bakla, ha? Ay, hindi po, tatay. Eh, ako nga ho ay pupunta ng basketball ngayon. Yan! Ganyan sana, anak. Astig. Ay, siya nga pala, tatay. Nakita niyo po ba yung pom-poms ko?
Nope. Tatay, buntis po ako. Hindi ka buntis. Tigilan mo ko. Tatay, nasusuka po ako. Sinabi ng hindi ka buntis eh. Tatay, gusto ko ng maasim. Buntis nga po ako. Hoy, Diego. Tigilan mo ako ha. Isa pa't dudurugin ko na yung itlog mo. Dad, alam mo ba ang damot ng kaklase ko? Eh, bakit naman anak? Eh, hindi po ako in-invite sa burol ng ama niya. Hindi tuloy ako nakakain ng biskwit at candy sa kape. Hindi ko rin siya iimbitahin. Salamin mo, Dad. Buwisit kang bata kaya. Lumayas ka nga dito. At baka ikaw paglamayan. Buwisit! Isang kabayo ang labas ang sex organ. Kinausap ng pulis ang may-ari ng kabayo. Hoy! Mamang may-ari ng kabayo. Ipatago mo yan sa kabayo mo. Baka makita ng mga turista. Masabi pang pati mga kabayo sa Pilipinas ay bastos. Pag di mo pinatago yan sa iyong kabayo, ikukulong kita. Lumapit sa kabayo ang may-ari at may ibinulong. Pagkabalong sa kabayo ay umatras ang batuta nito. What? Nagtaka ang pulis. Teka, ano yung ibinulong mo sa kabayo mo at umurong yung kanya? Baka sir magalit ho kayo pag nalaman nyo kung ano yung ibinulong ko sa kabayo. Pag hindi mo sinabi kung ano yung ibinulong mo sa kabayo, ikukulong talaga kita. Sige ho. Sabi ko sa kabayo eh, itago mo iyan. Pag di mo itinago yan, eh sisipsipin ng pulis. Tagumpay! Dad, ayoko na talaga sa bahay na to. Lalayas na ako. Lahat na lang ang ginagawa ko mali sa inyo. Wala na akong ginawang maganda sa inyo. Puro mali. Hindi niyo talaga ako mahal. Puro mali na lang nakikita niyo. Wala nang tama. Anak, nagkakamali ka dyan. Oh, kita niyo na. Mali na naman ako. Han, ano ba? Isang linggo na tayong kasal. Wala pa rin nangyayari sa atin. Eh, pasensya ka na mahal. Kasi eh, lagi akong pagod sa trabaho. Sige ka. Pag ayaw mo talaga, maghahanap na ako ng ibang lalaki. Eh, sige Han. Okay lang. Gawin mo lang dalawa, ha? Tig-isa tayo, Han. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pare, ako yung may tanong sa iyo. 10 plus 10. Nako pare, eh hindi ko alam niyan. Ano ko ba naman pare? Napakadali lang eh. Di mo ba masagot? Kala ka pare, papatayin ka ng kabubuhan mo. Gayun ga, eh sige, ako naman ang magtatanong sa iyo. Kung sakali makakita ka pare ng 1,500 sa kalye, alin ang pupulutin mo? Eh, siyempre pare, yung 1,000. Mali pare. Eh, pwede mo naman pulutin pareho. Hala ka pare, papatayin ka ng katangahan mo. Hoy, ikaw, lasing ka. Tara, sumama ka sa presinto. Hindi po ako lasing. Ako po'y pauwi na, kaya po ako'y nandito. Eh, asan ang bahay mo? Ayan pong tapat na yan. Yan ang bahay ko. Para maniwala kayo na bahay ko yan, ito pong susi na pinto, bubuksan ko. Kita mo, sir, nabuksan ang pintaw. Kita mo yung TV. Kita mo yung rep. Sa akin yan. Para mas maniwala kayo, sir, na akin tong bahay na ito. Ito ang susi ng aking kwartaw. Bubuksan ko. Kita mo, nabuksan ang kwartaw. Kita mo yung kama. Kama namin mag-asawa yan. Kita mo yung babaeng nakahiga. Asawa ko yan. Kita mo yung nakapatong sa kanya. Ako yon. Ha 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 ha!
Gago! Lulukuhin ko yung mister ko. Magpapanggap ako ng frosty dito sa kanto natin. Nagpunta ng kanto si Mrs. At nang dumaan ang mister niya. Psst! Pogi! Hi! Available ako ngayon. Pwede ka ba? Ayoko sayaw. Hindi kita type. Eh, kamukha yung Mrs. ko. Ang may kasalanan na ito, Tito Gilbert mo. At ako na naman.